dapat ang mga manggagawa ay ibalik na sa kanilang paggawa bilang isang mga regular dahil kami ay nanalo sa pinakataas-taas na hukuman na ang nagsasabi. Tagumpay, yan ang napipintong makamit ng mga manggagawa ng Manila Harbor Center matapos maglabas ng paborabling desisyon ang Korte Suprema tungkol sa ilegal na pagtanggal ng management ng kumpanya sa mahigit 300 manggagawa. May isang taon nang iginigiit ng mga manggagawa na dapat silang maibalik sa trabaho sa pangunguna ng Union ng mga manggagawa sa Harbor Center. Mauugat ang issue ng tanggalan ng tahasang suwayin ng management ang utos ng Department of Labor and Employment noong 2017 na irregularize ang 378 na manggagawa sa pier. Imbis na sundin, inapila ng management ang utos na ito ng dole at kalaunan, noong January 2020, tinanggal ng management ang nasabing mga manggagawa. Kahit na September 15 pa pinag-utos na ng Korte Suprema na ibalik sa trabaho ang mga natanggal na port workers, wala pa ring action ang management ng Manila Harbor Center hanggang sa ngayon. Apat na higit na taon namin itong pinaglaban sa legal eh. Ang mga itong September lang, natanggap namin ang papel galing sa Supreme Court na may kautosan na ito nga, na ganun talaga, final na desisyon. Isa lamang ang issue ng tanggalan sa kinakaharap na laban ng mga manggagawa sa Harbor Center. Sari-saring issue pa ang kanilang kinakaharap, kabilang ang hindi pag-remit ng kanilang SSS contribution, hindi ligtas ng working conditions, kakulangan sa PPE, mababang sahod at kontraktualisasyon na dekada ng nararanasan ng mga manggagawa. Matindi na ang mga pagsasamantala sa amin. Ramdam na namin kulang sa safety, wala silang mga tinatawag na binibigay sa mga manggagawa para sa safety sa kanilang paggawa. Kasi bilang mga manggagawa diyan, kasi ano, barko, tulito niladang bakal, talagang isang pagkakamali mo lang, dalawa lang ang pupuntahan mo, maaaring madisable ka or patay ka. Para sa mga manggagawa ng Harbor Center, bagamat paunang tagumpay pa lang ang desisyon ng Korte Suprema, handa silang ipagpatuloy ang pag-iit sa kanilang karapatan sa paggawa sa mga susunod na panahon. Nananawagan ako sa kapwa ko rin mga manggagawa, na alam naman natin na sa panahon ngayon matindi ang pagsasamantala sa ating mga manggagawa. Kaya huwag kayong manahimik, ilaban nyo yan. Adrian Puse, nag-uulat para sa Alam.